Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. So what is up guys? This is Makasora once again for another video. And for today's video, ay magre-repair tayo ng aircon louvers ng GSR, ng Lancer GSR. It is applicable with GSR and the Lancer Pizza sa mga Evo. Magkakapareho lang naman sila ng dashboard. So for this instance, nakahanap ako ng repair kit sa isang online seller. Yung link niya is ilalagay ko na lang sa description. Pwede kayong kumuha sa kanya or bumili sa kanya ng mga repair kit na tulad nito. Ayan. Yung mga repair kit. So sa Facebook, ang pangalan ng Facebook page nila is J2 Hub Online. Sa Shopee is QWERTY Conan. So ilalagay ko na lang yung link sa description. Ito yung repair kit niya. Ayan guys. So repair kit for the AC louvers for the driver and passenger side and dun sa center louver. So ipapakita ko lang sa inyo yung problema nung sa akin. So babaliktarin ko lang yung camera. So ayan guys. So as you can see, itong AC louver ko na to is hindi na sila synchronized. So naiiwan na tong dalawa sa gilid. Ayan. So ang gagawin natin today is maglalagay tayo ng repair kit for this AC louvers. Kasi kung papalitan natin yan, ay napakamahal. For the center louvers is okay pa naman siya. So wala tayong gagawin dyan. So passenger side and driver side. So ipapakita ko sa inyo paano baklasin, paano tanggalin, paano ilagay yung repair kit, and pagbabalik or pag-install. So before natin ma-access or matanggal itong louvers na to, kailangan muna natin tanggalin itong lower dash cover na to for this driver side. Tapos dun sa side na yun, ipapakita ko rin sa inyo paano yung technique to remove the AC louvers. So for this DIY, kakailanganin natin ito. So magiging helpful ito. Any used ATM cards na hindi nyo na ginagamit. So papakita ko sa inyo kung ano yung use nito. So start na natin siyang kalasin. So for the lower dash cover, so yung mga tatanggalin natin na tornilyo is ito. Bali apat yan, ito. Tapos dito, meron ding isa dito. Tapos dito sa side na to, ito, nandito siya. Tapos meron din siya dito. So unscrew muna natin itong mga to. Tapos baklasin natin yung dash cover. So so there you go, natanggal na natin yung apat din. Hilahin lang natin sya pababa. Ayan. So as you can see, na expose itong sa ibaba ng driver side natin. So from here, I don't know if makikita nyo, so from here meron na tayong access dito sa louver na to. So for this one, para matanggal natin sya, yun yung sinasabi ko kanina na kailangan mo nitong ATM card na to. Kasi itong mga louvers na to, meron siyang apat na notch dito. Parang ngipin na nakakapit dito sa dashboard natin. So, hindi mo siya pwedeng gamitan ng prying tool kasi baka mabasagan ka. So, kailangan mo is manipis na card to somehow insert dito sa gilid. Dahan-dahan sa gilid ng louver na to. So kakapain mo yung apat na notch. So pag nakapa mo na siya, as you can see, ito lang. So dahan-dahan
baka mabali yung notch. So yan, so pwede mo siyang dahan-dahanin to get. Dali lang, isalpa ko lang siya, ha. So yun guys, no, ito yung sinasabi ko sa yung dapat iwasan nyo kasi masyado ng brittle itong sasakyan sa katandaan na rin. So for this instance, ayan, kasasabi ko lang, so nabasagan ako. So natanggal itong lower niya. O, diba? So nabasag siya. Pero napapout ko naman siya. So ayan. Ito yung sinasabi ko na mga notch niya. Ito. Itong sa dalawa. Tapos meron din siyang dalawa dito. Yes, guys. So yan yung vent or AC louvers ng driver side. So for my cases na basag. So another DIY na naman for this one para maibalik ko lang siya. Magkakalamat na syempre, pero gagawin ko pa rin ng paraan to magmukha pa rin siyang okay. So baklasin natin sa kabila, sana hindi mabasag. So let's proceed to the other one. So yan for the passenger side louver. So ganun din siya. Hindi rin sumusunod yung dalawang fin niya dito sa gitna. So tatanggalin natin siya. So para ma-access mo itong what do you call this? Para ma-access mo itong louver na to is wala ka nang kailangan tanggalin. So buksan mo lang yung glove box mo, then kakapain mo lang siya dito and ma-access mo na itong ano niya, itong back part niya. So same thing, gagamitan natin siya ng card para ma-pry itong dalawang lock, tigdalawang lock niya both side, and hopefully ito hindi mabasag. So yung sa passenger ay yung sa driver side ko is nabasag, so i-pry din natin. So okay, so let's do this. So yun yung sa passenger side, madali lang siyang na-pry unlike dun sa driver side. So ayun, i-insert, slide mo lang dito yung card, then ayan, ma-pop out mo siya. So ayun guys, na-pop out na natin itong passenger side na buong buo unlike dun sa ano, driver side, medyo iyak na basag. So papakita ko yun sa inyo paano i-install itong sabayan. So yun, ipapakita ko sa inyo guys paano i-install itong mga tie bars na to. So ang gagamitin lang natin is itong dalawang maliit tapos dalawang bushing, kasi itong long tie bar na to is pang middle siya. Lima yung fins kasi ng middle. So i-keep safe ko muna itong dalawa kasi yung sa gitna hindi naman siya sira. So gagamitin lang natin is itong dalawang short tie bar. Okay guys, so another glimpse for the fins ng ano, ng AC louver na to is ayan, hindi na siya synchronized. And itong ano niya is maluwang na. So for ano, for this assembly, meron siyang apat na ayan, apat na lock. So ayan, meron siyang apat na lock. Yun yung ipipinch natin para mahiwalay itong assembly na to. Ayan, so sobrang lutong niya is nababali. So dahan-dahan lang guys sa pag pinch ng ano na to. Dahan-dahan lang sa pag-pinch ng locks na to para hindi ka mabasagan. So kuha lang ako ng pang-pinch ko. So yun nga, after mo siyang ma-pinch, mapaghihiwalay mo na tong dalawang assembly na to. Ayan, tapos pwede mo nang mailabas itong air vent na to. So as you can see guys, dito sa likod hindi na nga siya synchronized, and ayan. So dito natin i-install yung tie bar, which is in this case ayan, meron pa siyang leftover nung dating tie bar niya. So we'll be using this one
yung repair kit, the repair kit na nabili natin kay sir. So ayan siya guys, made out of ABS plastic na 3D printed. So 3 port siya. So dito natin install yan sa likod na to para maging synchronized ulit itong air vent natin. So tatanggalin ko muna, tanggalin muna natin to. Ayan, madali lang sila matanggal kasi nga napaka brittle na niya. So as you can see guys, ayan, napaka brittle na ng parts ng louver na to. So kailangan talaga is sobrang ingat. Eh ako, mahilig ako sa DIY. So ayan, tulad nga ng mga nabasag kanina na clips is okay lang kasi charge to experience na lang din yon. So install natin yan ito dito para maging synchronized ulit sila. So we'll use we'll call this precision tool para pumasok. Makikita nyo ba? So yun, para pumasok yung itong tie bar dito sa, so uga-ugain mo lang siya. Actually guys, this is my first time to do this, so bear with me, first time ko lang din. So dahan-dahan lang. So yun, ito ko naman, pumasok na siya. So yun guys, pumasok na siya. I don't know, focus lang natin. Focus ka. Ayan. So ayan, pumasok ko na yun sa first fin niya. Then sunod natin itong pangalawa. Wala naman siyang ano, wala naman siyang orientation which is which naunahin mo, pero for this instance inuna ko yung unang fin from the right side, ito. Tapos yung sa gitna, tapos yung sa dulo. Ayun. So yan guys, nakikita nyo ba? Ayan. So yan, naipasok na natin yung tie bar for this louver. And ayan, wala. Diba? Sabay-sabay na siya. And that's it, na-repair na natin ito. And pag isasara mo na siya, so pag isasara mo na siya, ayan, medyo mahigpit na itong, oh yeah. So medyo mahigpit na yung ano, mahigpit na yung AC louvers mo. And syempre sabay-sabay na or synchronized na itong fins mo. So yun guys, no, ibabalik na natin sila sa dashboard. For the installation, i-reverse procedure lang natin siya. So ayan, nakapwesto na yung sa passenger side, and dun sa driver side is ito. So ilalagay din natin siya after natin ma-install itong sa passenger side. So install na natin siya. Install ko na siya. So yan guys, na-install ko na sila. Both side, pati yung sa driver ay passenger side. So sa passenger side, na-install ko na sila. Driver side, so ayan, sumasabay na sila sa agos ng buhay. So ganun lang siya kadali, ganun lang siya kadali na i-install, i-repair. DIY lang talaga. So yun guys, no, na-install na natin sila. Nakapag-DIY na tayo, nalagay na natin yung mga harness or yung mga tie bar nung mga yung blades nung driver side and passenger side. Napakadali lang niya. Ang mahirap lang doon is yung pagbaklas nga, kasi nga you need to carefully remove the louvers kasi nga napakalutong na niya. Sa katandaan na ng sasakyan is
hindi mo talaga maiiwasan na mabasagan ka na ganun. So, unfortunately, sa driver side, which is yung pinakamahirap baklasan is, yun nga, nabasagan ako ng frame, but I managed to fix it. Gumamit ako ng glue na idinikit ko siya. And I think masaserve niya naman yung function niya kasi hindi naman everyday na binabaklas yan. So, once in a while lang, tulad nga nun, na nirepair natin siya. And yun, yung pag-DIY na to or pag-re-repair na to is applicable siya for Lancer Pizza 4-door, Evo, yan, GSR, which is GSR 2-door yan. So, magkakapareho lang naman sila ng dashboard. So, if may lakas ka ng loob to do it, DIY, do so, para makatipid ka kasi ang pagpalit ng louvers, it's either side louvers or yung center louvers is napakamahal. And yun nga, fortunately, nakahanap ako ng repair kit. Sinabi sa akin ni Brian, shoutout sa'yo Brian, isa sa mga unang kasama ko sa Lancer GSR. So siya yung nag-tip na meron nga ganitong repair kit to be used sa mga louvers ng aircon. So shoutout sa'yo kaibigan, salamat sa pag titip mo na makuhanan nito. And kay sir, sa shop na pinagkuhanan ko nito, ayan, nakalagay sa description yung page niya sa Facebook and yung shop niya sa Shopee. So if you want to order, ayan, kay sir, napakabait niya. And tuturuan ka niya ng tips kung paano to easily remove the louvers. Ang pinakamahirap dito sa pagpapalit ng louvers or pagre-repair is yung sa center kasi you need to remove ng buo yung dashboard. So, fortunately naman sa akin, buo pa naman yung sa gitna ako. So, nirepair ko lang yung sa side. So, yun. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And if you found this video interesting and helpful, please like naman. Comment down below. And if you're new into this channel, please consider subscribing. And i-ring mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. Hanggang sa muli, eto po si Maka Sora na nagsasabing, kung kaya ng iba, edi pagawa mo na lang sa kanila. Peace!